아멘. Ang ating pong ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo ni San Mateo. The Lord be with you. Our reading for today is taken from the book of Matthew chapter 7 verses 15 to 20. Basahin ko po sa Tagalog. Glory to you, O Lord. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Tatlo yung bagay na nakikita ko dito na ating pagtutunan ng pansin. Una, yung bulaang propeta. Pangalawa, yung mga gawa ng isang propeta. Pangatlo, yung bunga ng isang propeta. So, kung titignan natin, bakit ano ba ang papel ng isang propeta? Sabi niya kasi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. So, ang propeta noong unang panahon ay para sa akin, sila yung mga reminders, yung mga nag-remind sa atin. Malala ko nung malit kami sa aming baryo, sa probinsya, merong, pag merong announcement o anong mga babala, merong isang sumisigaw. Ewan kong naranasan nyo yung sumisigaw, dumadaan sa buong barangay at sumisigaw yung mangyayari o yung babala. Ganyan. Tawag sa amin doon is bando-bando. Sila yung nagpapalat at ginagawa nila ito paggabi. Yan. So, ang mga propeta ay mga reminders, nagpapaalala sa atin. Noong sa mga panahon na yon, every time na nakikita ng Diyos na yung mga tao ay lumalayo sa Kanya o nanghihina o nasisira yung kanilang relasyon sa Diyos, dumarating ang mga propeta, lumalabas yung mga propeta para magpaalala sa kanila. Ang trabaho nila ay ibalik sila sa ating Panginoon. To lead them back to God. So, napakahalaga ng papel ng mga propeta noon. At sa ngayon, sino yung mga propeta? Maraming naglalabas ang mga propeta, kaya palala ni Lord ay mag-ingat sa mga bulaang propeta. Kahit ako sa mga pinapakinggan ko sa mga homily o sa mga talks sa YouTube o saan man, nag-iingat din ako kasi maraming mga katuruan na kala mo okay, pero ito pala ay nagpapalayo sa iyo sa simbahan. Kaya ang daming naging nag-iba ng relihiyon o lumipat ng ibang simbahan dahil iba yung kanilang napakinggan. Kaya tayo, kung Katoliko tayo, dapat ang pinapakinggan lang natin yung katuruan sa Katoliko. Huwag na nating subukan makinig pa sa iba. Kasi once na subukan nating makinig pa sa iba, baka makuha tayo sa mga pananalita o sa mga pangako na nagagawa nila, doon tayo napapalayo. Kasi mga bulaang propeta
ay they are the ones who lead us away from God. Yan. Nilalayo tayo sa Diyos. May, ang katuruan nila ay kaya marami ngayon yung tinatawag na prosperity gospel. Yan. Mag-ingat tayo doon. Ang gaganda ng mga tinuturo, pero ang tuon pala noon ay puro material things. Yan. Ang katuruan nila ay patungkol sa mga sa pera, ganyan. So nawawala na sila sa Diyos. Bandang huli nawawala sa Diyos. Marami ding mga organisasyon ngayon na kala mo relihiyoso ang simula, pero bandang huli pagdating mo ng ilang levels ng iyong pagiging membership ay tuluyan mo ng hindi susundin ang Diyos dahil hindi mo na kailangan ng Diyos. Mga ganun ba? So mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta. Maraming nagtuturo sa atin na pwede silang magpagaling dahil sa kapangyarihan na natanggap nila kay Lord, pero iba yung kanilang tinuturo. Iba yung kanilang motibo. Kaya mag-ingat. Sometimes they confuses us. Kaya confuses us sa mga katuruan nila. Sa sila yung mga propeta kung minsan, meron din sa ating mga sa mga pamayanan natin, sa simbahan natin, na para silang mga anay na unti-unti. Ibang anay, hindi mo nakikita na nasisira na, wala nang laman pala yung poste. Yung anay pala eh, pag kinatok mo sa labas, wala na. Yun lang balat na lang ng kahoy ang naiwan, pero sa loob wala nang laman kasi kinain na ng anay. So ganun po ang mga bulaang propeta. Sometimes they prevents the community to do what God wants them to do. Yan. Kung minsan sila yung pumipigil. May pinapagawaan Diyos sa atin, pero pinipigilan nila. So ibig sabihin, mag-ingat tayo sa mga katuruan. So ang mga bulaang propeta ay nasa paligid lang natin, kaya binigyan tayo ng Diyos ng gift of discernment. Yung Holy Spirit ay nasa atin, kaya laging pag merong kakaiba o bago, parang napakaganda pero meron din parang nakakainganyo, tanungin natin agad si Lord. Lord, ito ba ay para sa iyo? Ito ba ang ito ba ay makakabuti sa amin o hindi? Yan. Hindi lahat ng maganda, mabuti ay makakaganda sa atin. Maraming mga mabuti o maganda, pero para sa Diyos ay hindi 'yon makakaganda sa atin, makakabuti. Kaya we need to use our discernment. Mararamdaman natin 'yan kung hihingin natin kay Lord. Pangalawa na sinabi niya ay makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Sa mga gawa. Ibig sabihin, yung mga sinasabi nila ay dapat merong epekto sa buhay natin. Hindi man siguro biglaan, pero unti-unti ay nagiging parte na ng ating sistema na nakakabuti para mapalapit tayo sa Diyos. So, by their fruits, you shall know, sabi nga. Minsan, merong malaking gathering sa Hong Kong. Lahat ng mga leaders ay pinapunta sa stage ng isang pare. Kami, isa ako doon na napunta sa stage sa dami ng mga member. Kasi pagdating ng Pentecost yung every May at saka Advent, ito yung dalawang very important dates sa ating mga charismatic.
lahat ng charismatic ay nag-gather. So, yung Pentecost, one of the Pentecost ay ginather kami ni Father ng mga leader at pinapuna sa stage. At tinanong kami sa isa. Sa harapan ng mga raming member, sabi niya, sa tingin niyo, paano niyo makikita na gumagalaw ang banal na espiritu sa isang leader ninyo? Yan. Sa isang leader. So, isa-isa, nagsalita. Daming sinasabi. Pagdating sa akin, di ko alam kung anong sasabihin ko. Bigla kong naalala to, sabi ko, by their fruits, you shall know. Sabi ko. Nagulat si Father, tinignan niya ako. Siguro hindi niya ako kilala pa noon. At, na, ewan ko ba, ba't lumabas sa bibig ko yun, di ko naman alam kung ano ibig sabihin nito. By their fruits, you shall know. Naalala ko lang yung verse na ito. So, sinabi ko lang. Pero, dito ko nalaman na ang leader pala na o mga nag-lead sa atin o ikaw man ay isang parent, isang teacher, isang boss, ganyan, o basta leader ka. Hindi lang sa simbahan dapat nakikitaan tayo ng bunga kasi tayo yung pinili ng Diyos. Tandaan natin na every time we lead a certain flock, tayo ay pinili na ng Diyos na gamitin niya para daluyan ng kanyang pagpapala. So, by their fruits you shall know. At matanda natin nung tayo po yung nag-Life in the Spirit seminar na binanggit ito ng speaker natin sa transformation. Yung Galatians chapter 5 verses 22 to 23, 'di ba? Merong siyam na bunga ang banal na espiritu. Diyan yung pag-love, nandiyan yung peace, nandiyan yung joy, nandiyan yung patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, at faithfulness. Yun. Siyam yun. So, ibig sabihin, dapat yung pag tayo tumitingin sa isang nagtuturo o isang propeta o isang leader, na nasa kanya ba itong mga katangian na ito? Marunong ba siyang magmahal? Hindi ba siya mayabang? Hindi ba siya mayabang? Hindi ba siya dahilan ng paghati-hati ng pamayanan? Hindi ba siya chismosa? O chismoso? Hindi ba siya mahilig sa pera? O, sa pinansyal? Hindi ba siya palaaway? Hindi ba siya ganun ba? Daming hindi ba siya mapagtanim ng galit? So yun yung mga bagay na tinitignan natin sa isang propeta o sa isang leader na lang kasi wala namang propeta ngayon na nakikita natin naglalaban kundi yung mga leader na rin natin o tayo na rin. Magandang tignan natin sarili natin na lang. Tayo as mga leader, meron ba tayo ng mga ito na hindi magandang bunga, sabi nga. So, makikilala natin sila sa kanilang mga gawa. So, sa mga gawa natin ay may iniiwan ba tayo sa puso ng mga tao? May iniiwan ba tayo sa puso ng mga anak natin na maganda, na nagpapalapit sa Diyos? Yan. The fruit of the Holy Spirit. Ang kalabang kasi yung the fruit of the flesh naman, di ba? The fruit of the flesh. Fruit of the flesh, yan yung mga sexual immorality, impurity of mind, yan. Sensuality, idolatry, yung mga, dami pang iba, yung mga envy, drunkenness, yan. So, yun yung mga kalaban nito. Kung meron tayo ng mga ganitong sa buhay natin, yun ang ipagdasal natin kay Lord. Meron tayo, sigurado may mga ganito pa. Ako rin, ako, marami, meron. Kaya lagi kong pinagdarasalan kay Lord, tulungan mo kong tanggalin ito. Kasi if you are humble enough to accept your weakness, anong meron ka, madali kay Lord na tanggalin. Pero kung ayaw mong aminin,
at lagi mong pinapabayaan na paulit-ulit lang na bumabalik sa iyo at ginagawa mo, then hindi tayo magiging effective na leader, hindi tayo magagamit ni Lord na maayos. Kaya nga sama-sama tayo, hindi lang kayo, kasama ako na nagdarasal sa bawat isa na anuman yung mga kahinaan natin, pagdasal natin kay Lord na malampasan natin. Kaya nga kailangan natin ang community. Hindi pwede tayo mag-isa. Yeah. Kaya nga kung wala lang kayo dito na community, dito na nandito lang ako mag-isa, hindi ko alam, baka manghina rin ako. Kaya pasalamat ako sa Diyos na nakilala ko kayo. Dahil alam ko na pag tayo lagi nag-uusap-usap patungkol kay Lord, mas malakas yung power ng Holy Spirit na gumalaw sa atin kaysa yung mag-isa ka lang. Mahirap yung mag-isa. So, pagdasal natin ang bawat isa. Walang perpekto. Lahat tayo may mga kahinaan. Kaya nga pinadala ni Lord yung Holy Spirit para makasama natin dahil alam niya na mahina tayo. So, ang hinihiling ng Diyos na bunga sa atin kung meron tayong pamayanan ay yung tinatawag na genuine service o yung paglilingkod na yung totoo. Yung paglilingkod na para kay Lord lang. Yeah. Hindi yung paglilingkod na para lang magkaroon ng barkadahan o kasi napakasarap ng pakiramdam na nagpipray. Hindi lang yon, hindi lang kasi sa pagpipray, hindi lang nagtatapos sa pagdarasal kasi praying is not enough if we are not rooted. Praying should be followed by, sinasabi nga nila, action in our lives. Walang silbi ang ating prayer meeting, walang silbi ang ating pagnunubina, walang silbi yung ating ganitong ginagawa natin kung hindi na walang pagbabago na nangyayari. Ibig kong sabihin, kailangan may pagbabago sa buhay natin. Kaya wag nating husgahan agad yung mga propeta, yung mga nakikita natin na nagsasalita ng maganda, ng nakakatawa siya o maayos siya magsalita, yung bang kala mo maayos, kala mo tupa, sabi nga, pero sa loob pala ay isang asong gubat, sabi sa Ebanghelyo, asong gubat. Kaya mag-ingat tayo at tayo rin, meron tayong mga asong gubat na dapat tanggalin natin sa buhay natin para makapaglingkod tayo na maayos. So, nawa, meron tayong pag every time na tayo dumarating sa community, nararamdaman ang Diyos. Nararamdaman ang merong kapayapaan. Pag nakikita ka, may kapayapaan ng mga members. Hindi yung dumarating ka, ayaw ka nilang makita, makasama. Dumarating ka, ayaw ka nilang lapitan. Maganda yung dumarating ka, ay sabik sila na makita ka, marinig ka, o makausap ka. Dahil nakikita nila yung bunga. Nakikita nila na merong nasa iyo ang Diyos. Yan. Nakikita nila na pag ikaw ay kausap nila, pag ikaw ay sinabi yung kanilang mga hinaing o mga pinagdadaanan o mga sikreto sa buhay, hindi nalalabas. Mapagkakatiwalaan ka, ibig sabihin. So, ang bunga palagi dapat sa ating community ay pagkakaisa. Yan, pagkakaisa. Merong walang hidwaan. Meron mang hindi pagkakaunawan, pero ikaw yung tagaayos. Yan. Hindi ikaw yung pinagmumulan ng gulo. Merong kapayapaan sa community. May mga tao na nanggugulo, ikaw pa rin nagdadala ng kapayapaan at hindi ikaw yung sumasama. Ikaw ba ay matulungin? Yan. Pag may problema isang tao, ang community natin ay matulungin ba? Inuuna ba natin yung kapatid natin na may problema? Dito sa Japan,
wala kayo siguro yung bigla na lang na-terminate ganun. Wala yung tatrabaho na walang mapuntahan o walang alam kung anong gagawin sa buhay. Wala siguro dito kasi unang-una bawal. Bawal na bayaan mo na lang yung empleyado mo na lumayas sa pinagtatrabahuan. Sa Hong Kong, hindi eh. Kahit anong oras ng gabi, pwede kang palayasin. Kahit madaling araw, pwede kang itulak ng mga trabaho o ng pinagtatrabahuan mo. Kahit sa amin, sa opisina, pwede kang tanggalin na wala lang, wala nang pakialam paglabas mo sa opisina. Ganun. So, marami doon, mga walang mapuntahan. So, kaya ang committee natin ay laging nandyan na naka-agapay, handang tumulong. So, maganda yung community natin pag gano'n na pag may matutulungan. Maganda rin yung mayroong outreach ang community natin. Doon tayo lalago pag nag-outreach din tayo. Kunwari, may program ang simbahan about prisons, yun, visitation, ganyan, o sa hospital, pwede tayong makisama. So, ang bunga ng isang maayos na pamayanan ay merong genuine na service. Yeah. Merong nagagawang para sa iba na maganda na nagpapalapit sa Diyos. At sinabi rin ni Lord ay ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Yan. Pag hindi ka nagbubunga at masama ang iyong bunga, pinuputol at tinatapon sa apoy. Ibig sabihin nito ay hindi lang yung masamang bunga kundi yung walang bunga. Malala niyo yung puno ng igos na inanap ni Lord yung saan ang bunga? Wala. So, ang ginawa niya ay putulin niya yan. Kahit mayabong yung kanyang dahon pero walang bunga, ay pinuputol. Pinuputol. Ibig sabihin nito ay tayo ay isang role model sa ating mga sa ating pamayanan, hindi lang sa pamayanan sa community, kundi sa ating pamilya, sa ating pinagtrabahuan, dapat isang halimbawa tayo lagi. Yeah. Maging inspirasyon tayo lagi. Isa sa mga panalangin ko lagi, pag tuwing umaga, Lord, may I be an inspiration. Kasi, iyon yung ating goal every day, to inspire other people. Kahit yung boss mo lang, o kahit yung kasama mo lang sa trabaho, ay ma-inspire sa'yo, napakagandang accomplishment yon sa buong maghapon. Inspirasyon. At ito ay magandang birtud, magandang katangian na nagpapabanal sa atin. Kung iniisip mo lagi paano maging inspirasyon sa iba, then nagiging gumagana yung pagiging pagpapabanal mo sa iyong sarili. Yeah. Nagiging para maging tularan ka ng iba. So, napaka, sabi ko kanina, very straightforward itong diretsahan, itong ating ebanghelyo. Pero itong tatlong ito na hiningi ng Diyos sa atin, yung mag-ingat sa bulaang propeta, at nawa tayo rin ay huwag maging bulaang propeta, at sa ating mga gawa, o sa kanilang gawa, makikita kung sino ang totoo at hindi, na para kay Lord, para ka sa Diyos. At ang pangatlo ay yung bunga. Ano ba yung nakikita sa kanila na nagdudulot sa iyo na mapalapit ka sa Diyos? Ano yung nakikita sa iyo na nagiging dahilan para magbago ang isang tao? Yan. So, kunwari, merong gulo sa pamayanan, hindi na importante, o sa pamilya, meron, hindi na importante yung sinong mauna, malalapit, hindi na. Alala ko yung mother ko kanina. Kausap ko yung nanay ko.
Kasi yung ibang kapatid niya ay nag-aaway at naapektuhan yung mga anak-anak, mga anak-anak nila. Pati yung mga anak hindi na makagalaw ng maayos, na dati yung magpipinsan ay malapit. Pero ngayon ay nagkakahiyaan dahil yung mga magulang ay nagkakaproblema. Dahil lang saan? Sa lupa, sa mana. Kakaya mang aminin, pero yun ang totoo nangyayari sa atin. Mga magulang natin ay nag-put up ng magandang negosyo, maraming ari-arian, pero pag namatay sila, ito yung pinag-aawayan. Yan. Ang nangyari ay matagal na sila yung isang kapatid nila na pinakapanganay, siya ang nagiging parang tatay-tatay sa yung mapusok kung magsalita, masakit. Yan. At marami siyang nasasaktan. Pero ang nakakatuwa, tuwan-tuwa yung mother ko, binalita niya kanina, pinuntahan niya daw yung isang pinsan namin na galit na galit siya doon. At siya ay kanyang niyakap at umiiyak at humingi ng tawad. Doon naman ako tumaas ang respeto ko sa aking uncle na yon, kasi siya na mismo ang lumapit. Na hindi namin asahan na siya yung lalapit. Pero nakita ko dito na hindi na niya iniisip yung ego niya, dahil ang pinakamahalaga sa kanya ay yung kanyang relasyon sa Diyos. Sabi niya kasi, konti na lang ang araw ko, konti na lang ang taon ko. Kasi matanda na rin. May edad na rin. Kaya, ayaw ko nang sirain pa yung aking buhay. Sabi niya. Niyakap niya. At ngayon, matuntua yung mga pipinsan, tuntua kami lahat, tuntua yung magkakapatid. Kaya, bumalik yung dating pagsasamahan na maganda. And praise the Lord. Dahil, sa tulong na rin ng Banal na Espiritu Santo, sa matagal naming pinagdarasal na magkaisan lahat, nangyari. So, dito ay nakitaan ko na ang magandang maayos na propeta ay siya yung taong nagiging nakikitaan ng bunga, yung nagiging inspirasyon. So, nawa tayo ay makitaan din ng magandang bunga. Ito yung hinahanap ng Diyos sa atin. Lalo tayo na mga pinili ng Diyos na magmamuno o tuloy-tuloy nitong kanyang misyon, ay gawin natin para sa Diyos. Gawin nating magmahal tayo para sa Diyos. At unahin natin lagi siya. So mga kapatid, itong ating magandang ebanghelyo sa araw na ito, at pagnilayan natin para maging mapayapa ang ating buhay, masayang ating buhay, masayang ating paglilingkod. So, i-close natin sa maikling panalangin uli. Let's put back ourselves into the presence of the Lord. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful message. O nga po, mahirap maging propeta. Mahirap maging leader. Mahirap maging isang magulang. Madaling magpakita ng maganda. Magaling magsalita ng maayos. Pero sa loob ng puso namin ay meron kaming mga tinatagong mga asong gubat. Mga bagay na hindi alam ng mga karamihan. Na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi kami nagiging epektibo sa aming paglilingkod, sa aming pagsunod sa iyo. Kaya una-una sa lahat, Lord, patawarin mo kami kung hindi namin naisusuko sa iyo ang mga bagay na ito at lagi naming binabalik-balikan. Kaya sa oras na ito kami po bilang isang pamayanan nandito ngayon, nagkakaisa, na tulungan mo naman kami, Panginoon. Sa tulong ng iyong Banal na Espiritu Santo, palayain mo kami at
nawa ikaw ay makagalaw ng malaya sa aming mga puso. Tulungan mo kaming maging totoo sa aming paglilingkod, sa aming mga sinasabi, at nawa maging inspirasyon kami sa karamihan at kung sino man ang nakakasama at nakakausap namin. Nawa ikaw pong makita sa amin sa lahat ng sandali. Lord, tulungan mo kami at samahan. Oh Mary, patuloy mo po kaming ipagdasal, patuloy mo po kaming samahan, at nawa magawa rin namin ang pagsunod at pagmamahal na ipinakita mo sa amin para sa ating, sa aming Panginoong Jesus. At lahat po ng aming mga kahilingan sa iyo, Ama, ay aming hiniling sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasamang Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isa lang pong aking panalangin na darating ang araw. Sana magkita-kita tayo sa langit. So see you in heaven. See you in heaven, mga kapatid. God bless sa ating lahat.